Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. And today, gagawa tayo ng kare kare na pata. So, kakailanganin natin ng bawang, sibuyas, talong, tapos yung pork cube, optional lang yan, pechay, sitaw, sugar, tapos yung pinalambot na pata. And then, water, peanut butter, ito, mamasitas, kare-kare mix, olive oil, and patis. Ayan. So, usually, priniprito ko yung talong, and then may extra kasi akong pork belly, so sinama ko na sa pagpiprito. Tapos, 1 tablespoon ng ano, ng yung kare-kare mix, tutunawin natin siya sa water. Bali, nilagay ko lang siyang konti dahil gusto ko lang yung kulay niya. Dahil wala akong atsuete powder. So, sa ating ano, kaserola, maglagay tayo ng oil kasi pripritohin din natin yung ibang gulay. Yung sitaw at saka yung pechay. Saglit lang naman to guys para ano, iibabaw na lang natin siya pag ano, malapit na siyang maluto. Para hindi rin malamog masyado yung gulay natin. Ayan. So, ayan. Tapos na nga siya na maprito, guys. Set aside muna natin tong mga to. Kasi for, ano yan, iibabaw na lang natin. So, sa same na kaserola, maglalagay tayo ng oil. Mag-isa tayo ng bawang. Sunod yung sibuyas. Lutuin lang natin konti yung sibuyas. Tapos yung pata pala guys, chinap ko siya. Kasi medyo malalaki siya. So, ayan, ilalagay na natin siya. Gisahin lang natin siya konti. So anyway guys, pwede kayong maglagay ng kahit na anong meat like yung beef, kung gusto nyo ng beef, yung oxtail, kasi wala akong oxtail, medyo mahirap siya hanapin ngayon. So I use this pata. Tapos ilagay na natin yung sugar. Bali mga 1 tablespoon lang to, 1 to 2 tablespoon. Tapos hayaan natin siyang mag-caramelize sa ating meat. Sa mga niluluto ko guys, I usually put sugar, bali nag-a-add yan siya ng flavor. Kahit hindi na kayo gumamit ng ano, MSG. So ayan, hayaan lang natin siya na maano, magisa. At mag-caramelize yung sugar. Saka tayo maglalagay ng patis. Konti lang guys. Medyo ano lang, pampalasa kasi yung peanut butter, maano na siya eh. At saka ito, yung pork cube. May ano na rin kasi yan, may lasa na din siya. Kaya konti lang ilagay nyo. Tapos ayun, gisa-gisa lang. So now, ilalagay na natin yung dinissolve natin na kare-kare mix. Bali, konti lang yung water na ginamit ko kasi magdadagdag pa naman tayo ng water niyan. Tsaka optional to guys, if you have atsuete powder, yun na lang ilagay nyo. Kung wala naman, okay lang din. Ayan, tapos takpan natin, simmer lang natin siya guys hanggang sa kumulo siya. Since napalambot naman na natin yung ating pata, antayin na lang natin siya na kumulo. Bali, nagdagdag din ako ng water. So, ayan guys.
pag malapit na siyang kumulo, i-prepare nyo na yung peanut butter. Bali, yung peanut butter na ginamit ko is yung ano, yung hindi siya matamis. Ayan. So, maglalagay ako ng 2 kutsara na punong-puno. Hindi ko na matansya kung ilang cups yun. Pero, yung ginamit ko is yung ano, unsweetened. So, hindi siya matamis. Medyo maalat-alat siya. So, kaya-kaya, konti lang nilagay ko na ano, na patis. Tsaka, gagamit pa naman kasi tayo ng bagoong. Habang kumukulo siya, sabayan din natin ang paghalo ng peanut butter para tuluyan na siyang matunaw. And then later on, antayin lang natin siya guys. Unti-unti yan na lalapot yung sabaw niya. Ayan nyo lang siya nakumulo. Ayan. Check-check nyo kung meron pa siyang natitira na lumps nung peanut butter. Tapos ano, antayin nyo lang siya na ano na lumapot. Actually, mas malasa yung peanut butter na ano eh, yung hindi matamis. Ayan, hayaan nyo lang siya. Pwede rin nyo namang, ano, later on, takpan nyo siya. Inaano ko kasi siya yung hinahalo-halo kasi baka yung peanut butter masunog siya sa ilalim. Pwede rin kayong hindi magdagdag ng patis kasi medyo maalat-alat naman na siya. So, ayan, pag malapot na yung sabaw, pwede nyo nang ilagay yung sitaw at saka yung pechay, yung prinito natin. Kasi yung sitaw, hindi pa naman siya ganung kalambot. Ayan. Tsaka yung pechay, hinati-hati ko yan. Ayaw kasi yung mahaba. Para ang hirap niyang kain. Ayan. Tapos takpan nyo ulit siya. Pakuluan nyo lang konti. Ganyan lang siya para hindi sila ano lumubog na. Nasa ibabaw lang sila. Kasi medyo malapot na rin yung sabaw. And tapos pag yung papatayin niyo na siya, pag malapit niyo na siyang patayin, ilagay niyo na yung ano, yung talong, pinakalas ko yan na nilalagay always. Tsaka yun, yung ano, yung extra kong pork belly. So, ayan guys, luto na siya. Pwede nyo na siyang iserve with bagoong.